Siguro ang ilan sa atin, pag naririnig ang salitang UFO, ang unang pumapasok sa isip natin, ito ay mga alien, ET, o mga predator sa mga palabas na napapanood natin. Disclaimer lang muna tayo ah, pag sinabing UFO, ito yung sinasabing unidentified flying object, o sa Tagalog, ito yung mga bagay na lumilipad na hindi natin nalaman, hindi natukoy, o hindi mapaliwanag na bagay. May ganyan bagay ang nasagupa ng Air Force ng Iran ilang taon na nakakalipas. Iyan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. September 19, 1976, Tehran, Iran. Alas 12:30 ng hating gabi. Ang langit ay maliwalas dahil wala masyadong ulap na mga oras na yun. Kitang-kita mga bituin sa langit. Yung mga tao paruot parito sa paglalakad at yung iba naman ay pauwi na ng bahay nila. Nang may bigla na lang lumitaw na napakaliwanag na bagay sa langit. Nakita ito ng mga residente ng Tehran. Nagtatalo-talo pa sila kung hot air balloon ba yon o helicopter. Pero napagtanto nila na hindi ito helicopter o hot air balloon. At pinagtataka nila, ngayon lang sila nakakita ng ganung bagay. Ang bagay na ito ay napakaliwanag na talaga masisilaw ka pag tinitigan mo ito. Tapos nakasteady lang ito sa langit. Na animoy palutang-lutang lang na para bang may hinahanap sa baba. Sa sobrang takot ng mga residente, hindi na sila nagsayang ng oras at tinuwagan nila ang malapit ng airport sa kanila at ito ang Mehrabad Airport. Rineport nila na may isang malaking bagay na maliwanag na palutang-lutang sa langit. Kaso ang problema ng airport na ito, ang radar nila ay inaayos pa. Kaya ang ginawa ng mga tauhan ng airport, ang tinuwagan nila ay ang Cherokee Air Force para ipacheck ang nasabing bagay. Ang base ng Air Force ay 275 kilometers ang layo mula sa Tehran. Nung matanggap nila ang tawag mula sa airport, dali-dali nilang chinek ang radar nila kung may nakapasok ba na kakaibang aircraft sa langit ng Tehran. Kaso pati ang radar nila ay walang nasasagap na kakaiba. Kaya ang ginawa ni General Yosefi, lumabas siya ng opisina niya para tingnan ang langit. Nung makatapak na siya sa labas, nang laki ang mga mata niya sa nakita niya. Dito niya napagtanto na totoo nga ang report na may maliwanag ni aircraft na palutang-lutang sa langit. Pero ang pinagtataka niya, bakit hindi ito nasasagap ng radar nila? Kaya nagmamadali siyang pumasok ulit ng opisina nila na halos madapa-dapa pa siya sa pagtakbo. Tinawagan niya agad si Lieutenant Yadi Naziri na ihandang F-4 Phantom plane para i-check niya ang kakaibang aircraft sa langit. Sinabihan niya din ito na magsama ng weapons officer sa backseat in case magkaroon ng bakbakan. Kaya naghanda agad si Lieutenant Yadi at rinedy niya na lahat ng gagamitin nila at nagsama siya ng weapons officer. Lumipad sila ng 1:30 na madaling araw. Nung lumilipad na sila, nakita nga nila ang maliwanag ni aircraft na palutang-lutang sa ibabaw ng Tehran. Kaya pinalipad niya pa na mabilis ang aircraft nila para makalapit agad sa UFO na yon. Kaso nung papalapit na sila sa UFO na yon, bigla nilang nag-malfunction ang navigational instrument at communication ng aircraft nila. Paulit-ulit pinindot ni Lieutenant Yadi ang mga navigational instrument kaso hindi bumubukas ang mga ito. Napakadelikado ang sandaling ito dahil ang radar ang nagsisilbing mata ng aircraft. Kaya parang bulag siya na pinapaandar ang aircraft niya. Nagpatuloy pa din siya sa paglipad na ang mga mata niya ay nakafocus sa UFO na ito. Kaso ilang minuto ang lumipas, napansin niya na delikadong ginagawa niya. Kaya naisipan niya nalang bumalik sa base nila. Nung nakalayo na siya sa UFO, bigla namang gumana ulit ang mga navigational instrument niya. Dito niya naisip na baka may electronic jammer ang UFO na ito. Nung makabalik na si Lieutenant Yadi sa base, pinalipad naman ni Lieutenant Parviz Jafari ang pangalawang F-4 aircraft. Pasado alauna 1:40 na madaling araw, dali-dali niya linapitan ang UFO at re-nader lock niya ito. Sa pagkakataon na ito, hindi nag-malfunction ang mga equipments niya. Dito niya nakita na malapitan ang UFO. Ang hugis ng UFO ay medyo oblong at ang papalibutan na parang energy ball. Ngayon lang siya nakakita ng ganito. Habang umaandar ang UFO, sinusundan niya ito. Ang kulay ng UFO ay nagbabago-bago ng mabilis. Nagiging red, orange, green at blue. Ang UFO ay lumipad patungong timog ng Tehran. Kaya sinundan ito ni Jafari. Tapos ilang minuto ang lumipas, biglang huminto ang UFO. Kaya iniwasan ni Jafari ang UFO. Baka kasi magbungguan sila. Noong makalayo na si Jafari, sinundan niya ulit ang UFO pero sa mabagal na paglipad. Pero habang mabagal niya sinusundan ng UFO, nagulat siya dahil may inilabas itong maliwanag na bagay.
Ang maliwanag na bagay na ito ay papunta sa kanya. Para bang sa tingin niya ang bagay na ito ay parang torpedo na gawa sa liwanag. Kaya sa sobrang kaba ni Jafari, pinindot niya ang button para sa missile para pasabugin niya ang liwanag na ito. Kaso biglang hindi gumana ang weapon niya. Paulit-ulit niya ito pinindot kaso wala pa rin. Kaya ang ginawa niya, iniwasan niya na lang ang ilaw na ito at umikot sa UFO. Nung pabalik na siya sa level ng UFO, yung ilaw na parang torpedo ay nag-reverse at bumalik sa loob ng mothership. Nakala mo kontrolado ng remote control. Ilang segundo ang lumipas, naglabas na naman ng UFO ng maliwanag na bagay. Pero dumiretso ito sa lupa. Ang liwanag ay kumalat sa lupa na halos 3 kilometro ang lawak. Nang maisagawa na ng UFO ang pagbagsak ng liwanag, agad naman ito lumipad pataas na palabas sa atmosphere ng napakabilis. Pinagmasdan ni Jafari ang pag-alis ng UFO hanggang sa maglaho na ito sa langit. Noong napagpasya na ni Jafari bumalik sa base, nakaranas siya ng communication at navigation failure. Nagtataka siya bakit biglang patay sindi ang mga electronics sa loob ng aircraft niya. Ang hindi niya alam, ganun din pala ang nangyari sa isang eroplano na malapit sa lugar na yun. Nagkaroon din sila ng communication failure sa oras din na yun. Pero pinagtataka nila, wala naman sila nakitang dahilan para magkaroon ng failure at wala din sila nakitang UFO sa paligid nila. Kinaumagahan, pinuntahan ng mga sundalo ang nasabing lugar kung saan ibinagsak ang ilaw ng UFO. Kaso nung nasa lugar na sila, bigla nagloko ang mga electronic device nila. At sa pag-inspection nila sa lugar, wala silang nakitang kakaiba. Pero nagtanong-tanong sila sa mga malalapit na bahay doon. Sabi nila, nakarinig sila ng kakaibang malakas na ingay nung gabing iyon. Tapos nakakita din sila na matinding liwanag. Yun lang ang nakalap nilang impormasyon. Simula noon, wala na silang nabalitaan na UFO ulit. Pero noong 2004, halos 30 years na nakalipas, may kakaibang aircraft na naman ang nasagap ng radar ng Air Force ng Iran. Noong mga oras na ito, ang F-14 Tomcats pa rin ang ginagamit ng Iran na binili nila sa Amerika. Ginagamit nila ito para bantayan at protektahan ang nuclear facilities nila. Ang F-14 Tomcats na ito ay isa sa mga mabibilis na jet fighters sa kasaysayan. Matindi din ang weapons na nakalagay dito, kaya kinakatakutan ito ng ibang mga bansa. Pero noong 2004, nasubukan ng F-14 Tomcats ng kakaibang aircraft na nakita sa radar nila. Nang masagap ng radar nila ang UFO na ito, tinaas agad nila ang alert level nila. Dahil ang UFO na ito ay lumilipad sa taas ng nuclear facilities nila. Kaya kinabahan sila dahil naisip nila baka atakihin ang mga nuclear facilities nila. Kaya inutusan agad ang mga fighter pilots na sumakay na sa mga jet fighter nila. Hinanda agad nila mga sarili nila na maaari silang mapasabak sa bakbakan. Sumisigaw ang commander na bilisan nila at puntahan agad ng UFO na nasa taas ng nuclear plant nila. Dali-dali agad nila pinalipad ang mga jet fighters. Ang bilis ng jet nila ay umabot agad sa Mach 2. Ang bilis kasi ng jet ay nasusukat sa Mach. Mach 1 ay kasing bilis ng speed of sound at ang pinakamabilis na Mach ay Mach 9.6. Ang may ganitong speed lang ay ang X-43A scramjet ng Amerika. Sumugod agad ang 8 F-14 jet fighter at 8 F-4 Phantom. Lahat sila ay lumilipad sa bilis ng Mach 2. Nung makita na nilang UFO, nagulat sila sa itsura nito. Ito ay malaking bilog at naglalabas ng green na apoy. Tapos ang paglipad nito ay kakaiba dahil steady lang siya sa lugar na nakalutang. Nung ilalockout nila ang radar nila sa UFO na ito, biglang nagloko ang mga electronic system nila. Kaya ang ginawa ng iba, linapitan nilang UFO na ito. Kaso nung papalapit na sila, ang mga jet nila ay sobrang lakas sa pag-uga dahil sa turbulence na inilalabas ng UFO. Kaya ang ginawa ng mga jet ay pinalibutan nila ang UFO. Kaso nung puwepesto na ang mga jet, ang UFO ay lumipad pataas na animoy parang shooting star sa bilis. Ang UFO na ito ay nakita nila na nag-exit sa atmosphere na parang pang may naghihintay na mothership sa labas ng Earth. Ang mga piloto ng mga jet ay hindi makalimutan ang nakita nila. Kaya simula noong 2004, ang Air Force ng Iran ay laging nakabantay kung babalik pa ba ang mga UFO na yon. Noong 2012, may namataan na namang isang UFO na palutang-lutang sa airspace ng Iran. Sa una, hindi ito nakita ng radar nila. Pero ilang minuto ang lumipas, tumunog na ang radar. Ang ipinagtataka nila, bakit nasa gitna na ng airspace nila ang UFO? Hindi man lang nag-alarm ang radar nila bago pumasok ito sa teritory nila.
nagmadaling sumakay ang mga piloto sa jet para habulin ito. Pero nung papaangat na ang mga jet, ang isang jet ay bigla na lang sumabog sa ere na para bang may tumira dito na invisible na laser beam na galing sa misteryosong bagay na ito. Ang piloto ng nasabing jet ay agad naman nasawi. Yung ibang jet ay hinabol pa rin ng UFO. Kaso noong pipindutin na nila ang missile, biglang naglolokong mga equipments nila na para bang may electronic jammer ang UFO na ito. Kaya ang ginawa ng ibang jet ay hinabol nila ito. Ang bilis ng jet nila ay nasa Mach 2. Kaso ang UFO na hinahabol nila ay umabot na sa bilis ng Mach 10. Talagang napakabilis na wala pa nakakagawang bansa ng ganong aircraft. Dahil kung matatandaan nyo, sa sinabi ko kanina, ang pinakamabilis na recorded na Mach ay Mach 9.6. At ito ay nasa Guinness Book of World Records. Nang mapag-iwanan na ng UFO ang mga jets, bigla na naman itong lumipad pataas at lumabas sa atmosphere ng Earth. Ito na ang pangatlong pagkakataon na natakasan sila ng UFO. Dito na nagduda ang mga Iranians. Dahil may kutob na sila kung sino ang gumagawa nito. Ang hinala nila, isang bansa lang ang gumagawa nito. At ang bansang ito ay nang-ispy lang sa Iran dahil sa mga nuclear facilities nila. At base sa pag-aaral ng Russia at ng Iran, base sa mga katangian ng UFO na ito, ang United States of America ang may gawa nito. At ang tawag ng Russian Army dito ay US Intelligence Drones. Pero madaming tanong ang bumalot sa isip ko. Kung US nga ang may gawa nito, bakit kailangan pa nilalagyan ng iba't ibang kulay ang drone nila? Bakit kailangan maliwanag ito? E di papalpak sila sa pang-ispiha sa Iran dahil makikita sila ng Iranian Air Force. Kasi kung ilalagay ko ang sarili ko sa Amerika, kung mang-ispy ako sa ibang bansa, aba dapat yung gagamitin ko ay hindi makikita ng iba. Pangalawa, kung Amerika ngayon, ibig sabihin, madami ng high-tech na gamit ng US military na hindi pa alam ng ibang bansa. Dito ako napaisip sa Area 51 ng Amerika. Baka nandito ang mga high-tech nilang weapons na ilalabas lang nila kung kailangan. Kayo, anong sa tingin nyo? Ispiha ba yung UFO na yon? O nila lang na hindi natin alam? Comment nyo lang sa baba.